Yes, as promised, nandito tayo ngayon sa kusina with Chef Jean. At ang kanyang lulutuin ay ang kanyang favorite dish, ang menudo sulipenya. Tama po ba yun? Sulipenya. Bakit sulipenya ang menudo? Sulipenya kasi galing kaming Sulipan. Sulipan is a town in Pampanga kung saan yung mga European na mga boats naglo-load ng sugar dahil Pampanga nagsusupply dati ng sugar sa world. So, nagkaroon ng exchanges at ito ang lumabas na pagkain. Medyo European, na medyo Filipino, na medyo Spanish, na medyo French. So, kaya menudo sulipenya. Ano po menudo mga... means little stew. So ano po ang so, mga... So may red peppers tayo, meron tayong onion, meron tayong garlic, meron tayong butter, meron din tayong olive oil, meron tayong chorizo, hamon, tomato paste, tomato sauce, garbanzos, cooking wine, tapos yung pinagsabawan at saka itong ating oxtail, buntot. Mm-hmm. Buntot ng? Buntot. So, buntot ng baka. Baka. So, ito, very rich in collagen itong, at yung sarili niya, lumalapot siya. Mm-hmm. Tapos, ito, paprika, pikante. Ito, special na paprika yan. So, ano po ang unang gagawin simple, paggawa ng menudo sulipenya? Simple-simple lang to, Tony. Napakadaling gawin nito kasi pag napakulo mo na yung, at napalambot mo na yung buntot, ay gigisa mo na lang, tapos hihintayin mo na lang mabuo. Ah, so uunahin nyo na pong pakuloan yung buntot? Oo. Tapos anong consistency po ang hinahanap nyo dun sa buntot? Kailangan ba parang rubbery? Kailangan or... malambot siya. Kailangan fork tender siya. Umpisahan natin yung paggisa. Kunin natin yung ating olive oil. Mm-hmm. And para maging rich siya, ito ang ating butter. Ba't kailangan pa po ng butter kung may oil na? Yung butter for the richness, yung olive oil for the fruity flavor and the character of the dish. Mmm. Ito ang ating garlic. Mm-hmm. Hindi natin masyadong itutusta. Kasi pag nag-brown, di ba, sunog na yun, mapait na. White onion, pwedeng red onion. I really prefer using the red onion kasi mas intense. Lalagay natin itong red pepper. Ang red pepper, mas malakas ang parang piquant flavor niya. Yung green pepper, may konting lasang green na herbal. Mm-hmm. May konting difference. Ayan. Okay, so we're ready to... Ito ang chorizo natin. Magbibigay ng character at umami sa ating dish. That's what Filipinos like and that's what Asian cooking is all about. Mm-hmm. It's umami and makikita mo na ito, yung chorizo, yung fat niya, humahalo. Uh-huh. Okay? Tapos, cubes ng ham. Mmm, bango. Then, eto na, yung ating oxtail. So, kailan niyo po niluluto to pag may mga okasyon? Normally, pag Sunday lunches, pag may party kami, eto ang ginagamit namin. And paano niyo nababalansi, Chef, yung family time tsaka yung cooking time? Madaling balansin yung family time kasi pagdating sa kainan, tumawag ka lang, nandiyan kaagad ang pamilya ko. So, ito yung mga tomato sauce, kasi mga tomato busy, paste. Yung oras ng kainan, yan ang busy hours ninyo. Nasa kusina kaya yes. Dahil may mga customers. Hmm. Pero kung family time pag-uusapan, meron naman mga oras na pwede mong i-alat na para sa pamilya talaga. Ilalagay na natin ngayon... Paprika pikante. Lagay na natin yung ating garbanzos. Okay? And we put in ito, yung ating stock. Sikreto sa oxtail, yung unang kulo tinatapong ko dahil may amoy. Funky siya. So, malansa? Yung pangalawa, collagen rich siya. And, collagen? Yung maganda sa skin? Of course. Collagen rich siya. Yun mo, okay? Chef. Press it. Alright! Oh, there's your salt. Mm-mm. And there's your pepper. Chef, 2013 was a life-changing year for you. Yes, it was. Mm-hmm. I thought I was going to go and I was gifting relos yung mga kaibigan ko. Mm-hmm.
Tapos tinatanong nila bakit. Sabi ko, oras na lang natin ang pag-uusapan. Napaka-precious ng time. Mm-hmm. Noon na-diagnose ako na may cancer ako. I had prostate cancer. And, 2013? And yes, I was going to stage 4. Huh? And siguro pinagbigyan ako. Sabi ng mga kaibigan ko, masamang damo kaya, kaya hindi na mamatay. Well, hindi, magpagluluto mo pa raw sila eh. Pinagbigyan naman ako. Ang galing, no? So, tatakpan natin. Ayos na. Yan na yun, chef? Yung cooking wine. Oo. Hihintayin lang natin lumambot yan. Ano yung cooking wine? Ano po nagagawa ng cooking wine? Yung cooking wine, pampa-enhance siya. May amino acids din siya. So, parang vetsin siya. Nakaka-enhance siya ng flavor ng ating menudo. Mm. Okay? Sabi mo, chef, nung nabigyan ka ng second chance in life, nabago ka? Yes. Nag-iba talaga totally ang perspective ko sa buhay. Mm. Ayoko nang mag-deal with drama. You know, with drama, with problems. Bakit everything is fine. Mm. Yun na yun. Ang outlook ko talaga naging iba. After that challenge. When you were given the second chance in life, parang ano na, nag-reset. Mm-hmm. So here, patakpan lang natin to. Tapos ilang minutes? Well, chef, ito, 20 minutes kasi medyo matigas pa yung ating oxtail. Okay? Mm-hmm. Meron naman akong ginawa kanina. Ayan ang maganda. Yung may finished product. Ito. Ayan na. Ang menudo silipenya. Okay. So ito na, magkakalaman. Hmm. Medyo gelatin siya na. Ay? Hmm. Parang hindi menudo. Bagay siya. Parang imported. Bagay siya with red wine. Bagay siya sa with your favorite beverage. Chef, pang malakasan to, pang anniversary. Parang social na menudo. hindi yung menudong pang fiesta, menudong pang restaurant. Tarap, chef. Ito ang deserve ng family niyong ma-taste. Chef, kung tatanungin kita, anong legacy ang gusto mong maiwan sa Philippine culinary when they talk about Chef Jean Gonzalez? Well, yung legacy nun is I really want, long time ago, I said I want to put Philippine cuisine in the world map. And I'm probably one of the contributors kasi hindi lang naman, kailangan ano to eh, joint effort to ng lahat ng mga manunulat, lahat ng mga nagluluto, at pati lahat ng mga Pilipino na ipagmalaki yung ating pagkain. At hopefully, magagawa natin yan. Kasi sa ngayon, may international na tayo na platform na na-involve ako nung habang may pandemya. Yun yung tinrabaho ko. It's called RASA. At maraming nag-e-enroll ng mga foreigners, mga taga-ibang countries na interesado sa Philippine cuisine. Nasasarapan sila sa Filipino food. Hmm. Tsaka nagugulat sila kung paano yung pagtatanim ng bigas, pag-harvest ng saging, ano yung saging, yung gamit mo yung leaves, natuwa sila ano sa proseso. Yung mga iba-ibang coconut. Yan ang dream natin, no? Hindi lang makilala ang Pilipinas sa buong mundo dahil sa mga magagandang islands natin, pero makilala din tayo dahil sa sarap ng mga pagkain natin, mga Pilipino. Yan ang dream ni Chef Jean. Thank you very much, Chef! Joint effort natin lahat to. Yes. Kayo, lahat ng mga nanonood, lahat ng mga Pilipino. Mm-hmm. Yan ang dream natin para sa ating bansa, na makilala din ang Filipino dish all over the world. Thank you very much, Chef Jean, for gracing our kitchen. At sa aming pagbabalik, makakasama naman natin sa kusina si Chef Sandy Daza. Stay with us.